12 to 14. Therefore, as God's chosen people, holy and deliberately loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Forgive as the Lord forgives you, and all this put on love, which binds them all together in perfect unity. Tayo po'y manalangin. Patuloy kami, Panginoon Diyos, mananatili sa inyong presensya. Maging sa pagkakataon nito, as we have our corporate worship to the King of Kings, to the Lord of Lords, believing, Panginoon Diyos, sa kayo lamang karapat-dapat at tumanggap ng lahat ng mga papuri ng Sunday dignito. We thank you, Father, for the privilege that you have made us your children through your Son, Jesus Christ. And we pray na maging sa bahagi ito ay kausapin niyo po kami at kami ay matamang makikinig. Purihin ka pong Diyos, and may your name be continually be glorified before us and in us. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po. Reflectors. Ano po ba itong reflectors? O reflectors? Parang mirrors yan. No? So, nire-reflect, pinapakita, o mini-mirror. Ngayon pong hapon ito, ay titignan po natin ang isa sa mga karakter ng Diyos na sa totoo lang ay kinakailangan natin may reflect dahil sa tayo po ay mga disciples ni Jesus Christ. Pag sinabi po natin disciples ni Jesus Christ, of course you know na lahat ang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagtas at Panginoon ng kanyang buhay, ng ating buhay, tayo po'y tinatawag ng mga disciples. Technically, dapat nakikinig tayo na alam natin ang kalooban ng Diyos, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. So, yun po ay isa sa call po natin ay to reflect the character of God. Dito po sa Genesis chapter 1, patapos po ang Diyos ay naglikha. Nagpasimula siya sa day 1 at patapos siya sa day 6. Actually, on the day 6, yun ang pinakil ng kanyang creation. Bakit po? Dahil sa dito sa day 6 na ito, nalikha ang unang tao. Si Adam, then patapos doon, si Eve. At sinabi po doon kung paano nilikha ang tao, ang unang tao. At pagkakasabi sa salita ng Diyos, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So, ang male, ang kababaihan at ang kalalakihan ay may dala-dala po, tinataglay na isang image. At ang image na ito ay image ng Creator, ng Diyos, si Yahweh. At mapapansin po natin dito na yun ang isang kaibahan sa mga bagay na nilikha niya sa unang limang araw. This is a pinnacle ng creation. When He created man and woman in His own image. So much so, pag sinabi in His own image, mayroon pong isang foreign word na sinasang imago Dei. Pag sinabi ng imago, it means image, Dei means God. The image of God. The image of God cannot be seen in any other creature na kanyang nilikha, maliban doon sa nilikha niyang tao. Doon sa unang tao na walang iba kundi si Adan, at tayong mga salilahi niya ay daladala natin o meron tayong itong image of God in us. But we know na nagkasala ang unang natin mga magulang because of disobedience, alam po natin yung image ng yun na marred, M-A-R-R-E-D, nasira. So much so, hindi buo ng image na nagre-reflect, na nagre-reflect natin ang Diyos sa ating katauhan. But then, ito ay na-recover nang si Kristo, ang ikalawang Adan, ay napako sa krus, namatay para sa ating makasalanan. Then, we are the new generation, the new recreated one. And we bear the image of Jesus Christ, the image of God. So, titignan po natin
Mapapansin po natin sa John 14, ito'y pagkakataon ng Panginoong Jesus ay nagsabi sa kanyang mga disipulo na ako'y dadako. Doon sa lugar na ating pupuntahan, at doon sa bahay ng aking ama ay maraming mga kwarto. Ako'y dadako doon upang paghandaan ko kayo ng inyong magiging kalalagyan. At pagkatapos doon, ako'y babalik dito upang kunin ko ulit kayo. So itong mga disipulo ay nalulungkot sila. Nalulungkot sila dahil lang sa pagpapaalam ng kanilang teacher. At dito sa pagkakataon nito, ay nagtanong ngayon si Thomas. Sabi ni Thomas, "Lord, we don't know where you are going. So how can we know that way? Paano naman namin malalaman ang daan? Kasi hindi naman alam namin kung saan tayo pupunta." Ang sagot ng ating Panginoong Jesus, yung kilala, alam po nating talata na ginagamit sa evangelism, sabi ng ating Panginoon, "I'm the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me." Pagkatapos nun, ay meron po siyang sinabing ganito mo. Sabi niya, "If you really knew me, you would know my Father as well." Kung kayo'y tunay na nakakilala sa akin, kilala niyo ako, alam niyo ako kung sino ako, then, malalaman niyo rin, makikilala niyo rin ang aking Ama. You know, if you know me well, then you will know my Father. Now, we know that the Father is Spirit. Walang nakita sa Spirit in that sense. So, para sabihin nila, na para sabihin ng ating Panginoon sa, pag alam mo ako, pag kilala mo ako, kilala mo na ang Diyos Ama. So, ang ibig sabihin lang bang ng ating Panginoon, in a way, sinasabi niya, "I am a reflector of God the Father. If you have seen me, then you have seen the Father." Ganun po. So, yun po ang susunod na sinabi ng ating Panginoon, nang si Philip ay nagtanong na manungkot dito, "Lord, show us the Father that will be enough for me or for us." Sabi niya, "So, pakita niyo, ipahayag niyo sa amin ang Diyos Ama. At pag nakita namin, sapat na yun para sa amin." Then sinasabi ng Panginoon, "Practice yung akong kasama. So, about 3 years ay kasama niyo ako. Hindi niyo pa ba nakita ang Ama?" At sinabi ng ating Panginoon ang ganito, "Anyone who has seen me has seen the Father." Kung sino man nakakita sa akin, at kayo nga, kayong malapit sa akin. "For 3 years you have been with me, I have been with you." Sa iba't ibang bahagi ng araw ay nakikita niyo ako. Then, "You have seen the Father." So, ang ibig sabihin itong dalawang bagay na ito, dalawang talatang ito, dalawang kapahayag ng ating Panginoon. If you knew me, well, then you will have known the Father. If you have seen me, then you have seen the Father. Maliwanag na ang kapahayagan dito ng ating Panginoon ay ang ating Panginoon nagre-reflect niya ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama na hindi nakikita, ang Diyos Ama na si Yahweh, ang Diyos Ama na Espiritu na hindi nakikita, ay na-reveal sa katauhan ng ikalawang persona ng kabiyosan, si Jesus na nagkatawang tao. So, if we have seen God, if we have seen Jesus Christ, then we have seen the Father. And that's a blessing na meron ng mga apostol, hindi labang nila nakasama, nahipo nila, napakinggan nila, nakasama nilang kumakain, nakasama nilang natutulog ang Panginoon. They have been intimately with Him. So, in that sense, sinasabi ng ating Panginoon, then you have seen the Father. Then you have known the Father through me. At dito po ay maliwanag po sinabi na po sa Pablo ng kanyang ipinahayag na anak ng Diyos, si Jesus, ang siyang image, ang siyang imahe, ang siyang picture ng Diyos na Ama na invisible, na hindi nakikita sa pamamagitan ng ating mga mata. Dito po sa John chapter 8, ay meron pong isang pagkakataon na meron pong diskusyon between the Pharisees at ang ating Panginoon. So, point na pinanghahawakan ng mga Pharisees, kami mga Hudyo kami, kami mga descendants si Abraham. Hanggang sa dumating sa isang punto, sa sinabi nila, ang ama namin ay si Abraham. Doon sinabi ng Panginoon, kung ang inyong ama ay si Abraham, ay dito sa rin, hindi nyo gagawin ito sa akin. You are trying to kill me because Abraham, kung
kung andito siya, hindi niya gagawin ang inyong ginagawa. Because you are not the children of Abraham, therefore, hindi niyo ginagawa o ang dapat ay ginawa ni Abraham. At dito ay sinabi niya, ibang inyong ama. Ang inyong ama hindi si Abraham. Then sabi niya, no, ang ama namin ay ang Diyos. Then sabi ng palusus, ang mga ganitong mga salita. So John chapter 8, sabi niya, sabi po niya sa 41, sabi niya, you are doing the things your own father does. What you are doing is not that of Abraham, because it will not be the action of Abraham if he had been here. So ang Jesus yan, hindi yung gagawin niya. Then sinabi niya, ang tatay namin ay ang si Yahweh, ang Diyos. Then sabi niya, hindi, ang ginagawa mo ay ginagawa ng inyong tatay. Like father, like son. Like children, like parents. Di po ba? At ang sabi niya, lalo sa isang mas matinding, sa 44, sabi niya, you belong to your father, the devil. Bakit? Yan ang ginagawa niyo. Your father is not holding the truth. Your father, there's no truth in him. Walang katotohanan sa kanya. Hindi niya pinanghawakan ng katotohanan. Hindi niya in-uphold ang katotohanan. At hindi siya nagsasalta ng katotohanan. Puro kasinungalingan. At ang kasinungalingan niya, normal sa kanya yon. Native language niya yon. Alam niya magsalta. Puro kasinungalingan. Sa totoo lang, he is not only a liar. He is the father of lies. Ang sakit ko na. Nasabihan na ang tatay mo ay ang diablo. Ang sakit. Pero ginagamit ng Panginoon Diyos yun, sinasabi ng Panginoon Diyos yun, dahil sa gusto niyang matigatig, magyusin sa katotohanan. Ngayon, ginagawa niyo is ang called for. Yung ginagawa niyo is just showing that you are not God's children. And there's always a time for them to repent, to turn back from their sins. But then, makikita lamang po natin kung si Jesus ay nire-represent niya ang Pansus, ang Diyos Ama, at say reflector ng Diyos Ama, ang mga pareseyo at that time, in that particular place, in that particular setting na kausap ng ating Pansus at that time, sila ay anak ng Diablo. Okay? So, nakita po natin yon. Ngayon po, mayroon po akong kwento, ito po isang novela na written in Spanish, no? Na ito isang kwento ng isang mag-ama na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan hanggang sa dumating ang pagkakataon, ang anak ay lumisan, naglayas siya. For quite a long time, ay hindi na niyan, hindi nagkita ang tatay at ang anak. Nalulungkot ang tatay. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, gumawa siya ng isang advertisement, nilagay niya sa dyaryo, pinalagay niya sa dyaryo, at ang nakalagay doon ay Paco. Ang Paco pangalan. Ito yung Paco. All things are forgiven. Let's meet in the town plaza at this particular day. Lahat ay kalimutan na natin, pinapatawad na kita sa lahat ng mga ginawa mo. Ngayon, magkita tayo, anak, doon sa plaza. So, doon sa nakatagdang araw, ay marami nagkatipo ng mga tao kasi town plaza yon. And eventually, apat na ba ang mga taong ang pangalan ay Paco ay nagtipon doon? Ano pong gustong i-imply ng story ang ito? Marami naghahanap ng pagpapatawad. Marami naghahanap ng pagpapatawad. Kasi ang Paco, parang saan yan? Pangalan karaniwan. Kaya napagkamalan ng ibang mga pangalan ay Paco na may isto sa kanilang tatay rin, eh, yung tatay nila ang nananawagan para magkita sila. At dahilan dito, isa man nating issue sa atin bilang mga manapatayan ay kung paano tayo na tinawag na tinasunod ni Kristo, disipulo ni Kristo, for a reason, sa issue ng forgiveness, ay may problema tayo. Hindi lamang kayo, ako, kundi karamihan sa atin ay may problema at gusto natin tignan kung ano ba, as far as forgiveness is concerned, how is it related to God, the Father? No? Tignan po natin yon. Reflectors of the truly forgiving only true God. Ang nag-iisang tunay na Diyos
na tunay na nagpapatawad. So tignan natin ang ilang mga talata na nagpapahayag na ang Diyos Ama ay isang Diyos na tunay na nagpapatawad. Kaya kung qualify na truly forgiving, madaling magsabi na tayo nagpapatawad. At maaaring sinasabi natin sa iba, o pinapatawad na kita, pero in reality, it's the true forgiveness. Kasi pag dumating ang araw, may pagkakataon, may isin na naman lumabas, gagawin natin itong pamato o kutsa ito, panlaban dun sa tao, minsan ay nagkasalang muli. At yun ba ay tunay na pagpapatawad na inaalala pa yung mga nakaraan na mga kamalian, kasalanan na nagawa laban sa kanya? So tingnan po natin sa Genesis chapter 33. Ito yung isang pagkakataon na magkakatagpo si Jacob pati ang kanyang kapatid na si Esau. But that was at that particular time, mga sabihin natin, mga more than 14 years na ang pagitan na silang huling nagkita. May problema silang magkapatid. Ang problema nila, ang issue, ay unang-una sa isang pagkakataon si Esau ay gutom, nanggaling siya sa pangangato sa paghunting, at gutom na gutom siya, at siyempre sa pagpasok niya o papasok pa lamang siya sa tent, ay nakita niya ang kanyang nakakabatang kapatid ay may nilutong parang lugaw. Something like that. So sabi niya, bibig mo akong bigyan yan. Sabi naman ni Jacob, ibang kong sa akin ang birthright mo. Kasi yung birthright ay privilege na binibigay sa lahat ng mga panganay na lalaki. So sabi naman, sa isip-isip ni Esau, ano bang kabutihan na itong birthright ko? Eh, nauuhaw ako, o nagugutom na ako, eh, mamamatay lang ako. Mas mabuti pang ibenta ko ng birthright ko. Na hindi maganda sa harapan ng Diyos yung ginawa niya. But before i-focus natin kung paano si Jacob sa panahon ng kahinaan ng kanyang kapatid ay tumake niya yung advantage sa iyon upang makuha ang isang bagay na bailing in natural sense ay hindi niya karapatan o hindi niya privilegio. So sa unang pagkakataon ay nakita po natin ang pagtitik ng advantage, pang-tuso siya, no? Pananamantala, pagsasamantala sa kahinahan ng kanyang kapatid. Nang ang kanyang tatay, ay tumatanda na, ang sabi niya ng tatay niya, dahil sa paborito na itong si Esau, dahil si Esau, nakikita niya, nagre-reflect si Esau ng kung sino siya. Kasi si Esau, man of the wilderness siya. Kumbaga, hunter siya. Gusto niya action. Ngayon, ito naman si Jacob, gusto niya parating nasa loob lang ng tent. At doon naman ay namahal siya ng nanay niya, dahil ang same quality na meron siya ay nagre-reflect dito kay Jacob na anak niya. So, ang nangyari po ay sabi ng tatay niya, ay, anak na Esau, sige, mga sopa, mag-hunt ka, ihanda mo ako ng venison, ng pagkain, ng meat, ng deer, most probably, upang aking kainin. Luto mo yan doon sa pamamagang pagluluto mo kasi paborito ko yan. Okay, so sa madaling salita, umalis si Esau, bumalik. At ito naman si Jacob, ay napakinggan pa lang ng nanay ang kung anong sinabi ng kanyang asawa sa kanilang panganay na anak. So sabi niya kay Jacob naman na kanyang paborito, eh anak, maghanda ako ng hinihingin pagkain ng tatay mo. Ang gawin natin ay kumuha ka ng skin, anong goat skin, yung balahibo doon, kasi balbo ng kapatid mo para pag binawakan ka ng tatay mo, mapapagkamalang ka si Esau. So to make the story short, ay dumating ngayon si Esau. Inihanda ng pagkain para sa tatay niya. Nagulat ang tatay niya. Inibigay ko ng blessing niya. Hindi ba ikaw yun? Then, alam po natin ang kwento. Nalaman ni Esau ang pandaraya ng kanyang kapatid. So, alam po natin na pinadala ngayon ng nanay ang kanyang bunsong anak doon sa kanyang kapatid. No, kapatid o bali uncle ni Jacob upang dumako doon. So, patapos na mag-raise siya ng dalawang pamilya, kay Leia, kay Rachel, at mayroon pong dalawang maid servant na meron siyang anak, dumami na sila, Jacob, marami na rin siyang flock, ay papabalik na siya doon sa pinanggalingan niya. Alam niya magkikita sila at alam niya na magiging maduduyat ang pagkikita namin. Baka ang nakaraang panahon ay hindi nagbigay ng kasiguman doon sa sakit na naidunod niya sa kanyang kapatid dahil lang sa kanyang pagiging mandarambong, no? Para bang siyang magnanakaw in the sense. So, pero nagulat siya
Nang ang nangyari, nung nagkita sila, ay sabi muna ni Esau, ano itong maraming flock na ito? Ay, ito po inihanda ko para sa inyo. Sabi ni Jacob, ni Esau, ay hindi ko na kailangan yan. So, ang sagot ngayon ni Jacob, pakinggan niyo po. For to see your face is like seeing the face of God. Now that you have received me favorably. Hindi niya inaasahan na siya tatanggap din favorably, but ang kanyang kuya, tumanggap siya favorably. At the lens dun sa pagpapatawad ng kanyang kuya, dun sa ginawa niyang ibalik laban sa kanyang kuya, ang sabi niya ngayon sa kuya niya, nakita ko ang mukha ng Diyos sa iyo. Sa pagkakita ko sa mukha mo, parang nakita ko ang mukha ng Diyos. Bakit? Kasi napagpatawad si Esau sa pagkakataon na ito. So, ito po ang gusto natin makita. Sabi po natin, ang pangailangan ng karamihan ng tao, pagpapatawad. Nung mamatay ang father ko, at hindi kami nagkaroon ng mainam na relasyon sa father ko, ay talagang hinihingi po ng pagkakataon na ako'y magpatawad niya. That was 12 years old pa lang ako noon. Kaya nung naging Christian ako, napunta pa ako sa isang, aatin pa sana ako sa seminar na nagsasabing, doon mababaw na Christian pa ako noon. Pero sa isang Pentecostal church ako napunta, ay sabi doon ay, pamamaraan na makausap mo, madala mo ang mensahe mo. Kung ang mensahe mo, kung ang taong gusto mong pagdalhan ay nasa impyerno o sa langit man, ay mapapadalhan mo. So, sabi ko, maganda yun ah. Pero napansin ko, mali ata yan. Mali yan, sabi ko gano'n. Kaya hindi ko tinuloy. Pero gusto ipakita sa iyo, talagang gusto ko na makakita ng pagpapatawad mula sa ating Ama. Okay, sa pagpapatawad ng isyo. So, tignan natin kung paano ang ating Diyos Ama ay truly forgiving. Hindi lamang siya nagpapatawad, kundi tunay na nagpapatawad at genuine na pagpapatawad at yun ang pinag-usapan natin. At yung genuine na pagpapatawad. Pansinin po natin dito. Alam po natin itong parable na ito. Ito po yung huling sinabi. Isa sa mga sinabi ng ama na ang kanyang alibog ng anak ay umalis, ngayon ay bumalik na. Ang sabi niya sa kanyang mga servants, dalhin ang pinatabang calf o pinalaking calf, no? Calf. At patayin. At magkaroon tayo ng feast ng malaking handaan. At mag-celebrate tayo. Dahil sa anak ko ay bumalik na matay pero nabuhay na muli. Parang ganun. Nagala pero namibalik na muli. Dito sa pagsasabi lang ng mag-celebrate tayo, andun na ang pagpapata. Andun makikita natin ang kaluwalagan na nagpatawad ng tatay. Nang sinabi ng kanyang anak, tanggapin niyo na akong hindi bilang isang anak, hindi bilang isa sa mga servants ninyo. Pero, iba ang tugon ng ating kwentong ito, ng ama ito, sa kwentong ito. At ito'y sinabi ng ating Panginoon upang i-underscore ang katotohanan yung puso ng Diyos Ama sa paghahanap ng mga nawawala at kung gaano ang katuwaan na meron siya kapag meron isang kaluluwang nanunumbalik sa kanya. Alam po natin kung paano kapag ang isang tao ay nakakilala sa Panginoon on that particular moment kung paano sa laksang mga anghel ay nagsisiawitan sa katuwaan, sa kasiyahan dahil sa panumbalik o sa pagkaligtas ng isang kaluluwa. So, nakita po natin ang puso ng Diyos Ama sa talinghagang ito na pinortray o in-illustrate ng ating Panginoon. Then, dito sa Psalm, ang sabi niya, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Yung kasalanan natin, tinanggal niya. At sa pagtanggal niya ng kasalanan natin, ang degree o tindi ng degree na pinakita ay ganon, from east to west. Pag sinabi north to south, there's always a limit. Pero pag east to west, walang limit yun. Parang infinite yun. Kaya nga sinasabi ng isang manunulat, pag ikaw ay nag-go eastward, hindi mo alam kung kailan ka nagsimula na you are going southward. Ibig sabihin, unlimited. At ganun ang pamamaraan ng Panginoon when we remove our transgression. At ito po ay isa pang makikita po natin. Sabi niya, I am the one who blots out your transgressions for my sake and remembers your sins no more. Tayo naalala natin ang ilang mga kasalanan na ginawa laban sa atin. Ang mga offenses na natanggap natin, sinasadya mga kung hindi sinasadya ng perpetrator, yung nagpasimula noon.
But at the end of the day, kung titignan natin ang Diyos, hindi lamang ganong kalawak ang pagpapatawad niya, nakita rin natin kung paano hindi niya inaalala, nakalimutan na niya, in that sense, ang kasalanan natin. Kung baga, hindi niya ginagawa itong pizza, hindi niya ginagawa itong tomato laban sa atin to take advantage of us. No, God is nagtitik ng advantage. God ay Diyos na nagpapatawad na tunay. So, yan ang Diyos natin. Yan ang Diyos Ama natin. Okay? So, ngayon po, ay tignan po natin ang katotohanan naman na Jesus is a reflector of God the Father. Na si Jesus ay nire-reflect niya ang Diyos Ama. Tignan po natin ang sinabi ng ating Panginoon sa nagsaya na kapakot sa krus. Forgive them, for they don't know what they are doing. Is unang salitato, the first word, no? Na binanggit ng ating Panginoon sa nagsaya na kapakot sa krus. Obviously, humingi siyang tawad in behalf ng mga taong ito na nag-take advantage sa kanya, na tinuya siya, dinuraan siya, pinalo siya, pinahirapan siya, sinisigawan siya, nire-ridicule siya, sinasabi ko, kay tunay na Diyos, bumaba ka dyan. Ipakita mo na ito'y anak ng Diyos. So makikita natin lahat ng ngayon, sabi ng Panginoon, Father, forgive them. Sabi ng ating Panginoon, because at the start, ay nagpatawad na ang Panginoon. Dito nag-mimigit na siya sa Diyos Anak. So, ang Diyos Anak ay mapagpatawad. Bakit ang Diyos Anak ay mapagpatawad? Kasi ang Diyos Ama ay mapagpatawad. Like Father, like Son, in that sense. Then, ang katotohanan, we are the reflectors of God the Father. Ito naman po, tayo naman, tayo mga tinubos, tayo mga naging Kristiyano, tayo na noon ay hindi natin Ama ang Diyos, na ngayon, at that particular point, and the born again tayo, at that particular moment of grace, and moment of miracle, and moment of galaw ng Panginoong Diyos, ay naging anak na tayong Diyos. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, but as many as received Him, to them gave His power to become the children of God. At dito po ay makikita po natin, now that we are the children of God, our Father, tawag natin, si Yahweh ang tawag natin, Ama, si Jesus, hindi natin tinatawag na Papa, o nung turo sa inyo mga anak, o si Papa Jesus, no, hindi natin tatay si Jesus, kundi kapatid natin siya, in that sense, ay tignan po natin how, anong mga talata nang sasabi na we are reflectors of God the Father. So Genesis chapter 45, ito yung kwentong patungkol kay Joseph. Alam po natin nung bata pa siya, si Joseph, at narito ang mga kapatid niya, mayroon sa kapatid na babae, the rest ay mga lalaki, at siya ang ikalawa sa bunso. At kung paano siya nagkwento sa kanyang tatay at nanay, at kinento rin niya sa kanyang kapatid, yung mga panaginip niya. So, to make this story short, nagalit at nagkaroon ng envy ang mga kapatid niya laban sa kanya, ang kanyang tatay, at nagulat at ano ba pinagsasabi mo? So, sinasabi mo, pagdating ng araw, kami ay luluhod sa iyo. So, sa madaling salta, ay ibinenta ito si Joseph. Pinagsabi sa tatay o sinabi sa tatay na namatay na si Joseph. Many years after, nung nagkaroon ng matinding tagutom at ang Egypt lamang ang mayroong pagkain, na pwedeng pagbilhan, bigas na pwedeng pagbilhan, ay pumunta itong mga anak ni Jacob kasi sabi ni Jacob sa kanyang mara, o ano, titingin-tingin lang ba tayo? Mag-titinginan lang ba tayo dito? Mamamatay tayo dahil sa famine ay tumitindi. Wala na tayong makain. Pumunta kayo sa Egypt para makabili ng bigas. Hindi nila alam na yung kaharap nila nang makarating na sila sa storehouse dun sa lugar sa Egypt, nakapatid pala nila yun. So, madaling salta rin, o madaling salta eh, dahil lang sa maikli lang yung panahon natin, ay nakikita po natin na narito si Joseph nagpakilala na eventually, pagkatapos ng second journey, nagpakilala na ngayon sa kanilang, mga kapatid. At ang sabi, now, do not be distressed. Do not be angry with yourself. Huwag kayong magalit sa inyong sarili. Huwag kayong magsisihan sa inyong mga sarili. For selling me here na ibinenta niyo ako dito, sa Egypto, dahil lang sa, ang kadahilan ng pala ay pinadala ako ng ahead ng Diyos, ahead of you, upang sa ganun ay makapag-save ng lives, hindi lamang ninyo, kundi ng iba pang mga tao.
So nakita dito ni Joseph ang kanyang plano. Pero nang sinasabi niya, do not be angry with yourselves. Patawarin niyo ng sarili niyo. Dahil lang sa in the first place, pinatawad ko na kayo. Kasi ang biyahe ng ating ni Joseph, magmula nang siya ay maging slave servant o servant noong pinakakaptain ng army, sort of, ng Pharaoh, something to that effect, ay paulit-ulit ang sinasabi, and God was with Joseph, and God was with Joseph. Pati hindi iniwanan ng Diyos si Joseph, at si Joseph ay na karoon siya ng isang pusong matagpatawad dahil lang sa ang kanyang relasyon sa Yahweh na pagdating sumasaba sa kanya ay bilang ama. And he bore the resemblance ng kanyang ama. Tanungin ko po kayo, may nakikita ba kayong mga anak na walang resemblance sa kanilang mga magulang? Parang si Obama, ganun eh. Ewan ko kung alam nilang kwento. Pero, but anyway, parating meron eh. Ang mga anak, either ang tatay nila o ang nanay nila, ang kamukha nila, yung ugali na ay kapareho nila, o di kaya at least yung lola, lolo, pero hindi kapitbahay. No, walang ganahan. Kundi we bore the resemblance ng progenitor natin, yung nauna sa atin, yung ating mga magulang. So, makikita po natin, do not be angry. Pero tapos po, ilang years after na si Jacob ay makapunta na doon sa Egypt, na eventually namatay siya. At nung namatay siya, ang kanyang mga anak, ay sabi na po, lagot tayo kay Joseph. Namatay na si tatay. Balikado tayo, baka balikad tayo, baka singilin tayo, baka mag-revenge siya laban sa atin. Para bagagang sinasabi lang, hindi totoo ang sinabi niya. Siguro dahil lang kay tatay, kaya hindi tayo ginawa ng masama. Pero sabi dito ni Joseph, but Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? Don't be afraid. I won't take revenge against you. I've forgiven you already. But in the first place, I'm not in the place of God to do that. Hindi po ba sinabi ng Panginoon na o ng Diyos na revenge is His? Ang pag-revenge ay sa Kanya? So sabi niya, hindi. Kasi tunay na pinatawad niya. At yun ay, so makikita natin, si Joseph na naniwala sa Diyos, sa Yahweh, sa kanyang karanasan, ay nakita po natin na he reflects the image of the forgiving heart of Father God. Then, nung ang Panginoon ay nakipag-usap sa mga disipulo, ang sabi niya, patapos ng sermon, ay sabi niya, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Bakit ganon? Para makita nila ang inyong mabubuting gawa at pag nakita ng mga taong nakapalibot sa inyo o nakakita sa inyo ang inyong mabubuting gawa, ay papurihan nila ang iyong amang nasa langit. Bakit? Kasi ang Diyos Ama, He is full of good deeds. He is a good God. He is the good God. Mabuting Diyos. At dahilan doon, bilang mga anak ng Diyos, we should also be rich in good deeds. And one of the deeds na dapat natin gawin ay yung pagpapatawad sa mga nito na ka-offend sa atin. Because our God is a forgiving God. And this is a very character, God is merciful. At this is a very character na binibigyan natin ng emphasis. Dito ang sabi po, nang sinabi ng mga disipulo, ang ating Panginoon, teach us to pray, Lord. So this is how you should pray. Our Father, then patapos yung isang bahagi doon, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakautang o sa aming mga kasalanan, at kung paano kami ay nagpatawad sa mga nagkautang sa amin o nagkasala laban sa amin. It talks about forgiveness. At mahirap na isipin na ang isang Kristiyano ay hindi makapagpatawad. At the end of the day, titignan natin yon kung paano mangyayari yon. Now, sabi ng ating Panginoon, nang tinanong siya ni Pedro, makailang beses po bang dapat magpatawad? Baka 7 beses ba? 7, as far as the Hebrews are concerned, is a perfect number.
na Pablo sa sinasabi ni Pedro, o hindi minsan lang sinabi ko, ha? Hindi lang 6 na beses, kundi 7 beses. Itong 7 beses, it's a perfect number and it's finished, it's complete na. Hindi lang sabi nila, kalas. Pero dito, ang sabi niya, no, 77. 77 times. So, 70 times 7, 490 divided by 7 is 70. So, 70 divided by 10 is 7. So, perfect number pa rin. Nang sinasabi, walang katapusan. Ang hirap. Ang daling sabihin, pero mahirap. Maka 69 ka nga, ang hirap pa nga eh. Ayun pong 70, dadagdagan mo pa ng isa. Parang antindi ng demand. Pero yun ang sinabi ng Panginoon, ang sinasabi ng ating Pangsus, ay magpatawad tayo. Na-offend tayo, nasaktan tayo, sinasadya man, hindi sinasadya. May galit man sa atin, o wala, naapakan tayo, o nadapa lang siya, at doon ay napasandig siya, at naapakan po na sandig yung ana, tamaan ng mga paa natin. Sabi niya, 70 times 7. So, ang pagpapatawad ay doon. At yung pagpapatawad na yon ay hindi lamang magpatawad tayo, kundi ang pagpapatawad natin ay katulad daw kung paano ang Panginoon ay pinatawad tayo. Yun ang tawag, yun ang panawagan, yun ang pasabi. Ang hirap. Hinihingi. So, obviously, hindi magiging mahirap doon lang sa sinabi ito, pwede magawa. It is impossible that God will be asking us to do something of which we will not be enabled to do. Sa ating lumang katauhan, it's a no-no. So, sa bagong katauhan natin, because we are new creature, our creation in Christ, it is possible because of the Spirit of God that is in us. That is only if we submit. Now, tignan po natin. Patapos na makita natin, ang Diyos Ama natin is forgiving, Father. Patapos na makita natin ang ilang mga believers kay Yahweh ay naging forgiving sila, reflecting the heart of Yahweh. Patapos natin makita na ang ating Panginoon reflects His Father, and now we are also called as followers of Jesus Christ, as disciples of Jesus Christ, to be the reflectors of Jesus Christ. And in so doing, we are reflecting God the Father as a forgiving God. Sabi po dito, akwento po ito ni Apostle Pablo, kinikwento niya kay Timoteo. Kinoconsider niya na ang sarili niya ni Apostle Pablo na he is the chief of all sinners. That he is the worst of all sinners. Na kung mayroong makasalanan, lahat ng tayo makasalanan, sinasabi ni Pablo, higit pa ako dyan. Kung mayroong pang hihigit sa kasalanan, ako nang pinaka-worst, kung mayroong pang worst sinner na sinasabi. At sinasabi niya, pero sa kahabagan ng ating Panginoon, dinisplay niya ang kanyang pagpapasensya. Immense. Malaking pagpapasensya. Mahabang pagpapasensya. Bilang isang ehemplo para sa mga taong maniniwala at sasampalataya at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Anong sinasabi niya? Walang hindi maabot ang Diyos. Kung ako naabot, then I am considered myself to be the worst, then sino man sa inyo na hindi maapantay doon sa pagiging worst, so ay maabot ang Diyos. God will be forgiving kung ang Diyos ay nagpatawad sa pinaka-worst sa katulad ko. So, narito si Pablo, naranasan niya ang makatanggap ng pagpapatawad, naranasan niya yung biyaya ng Diyos, naranasan niya ang pagmamahal ng Diyos, ngayon ay sinasabi niya, because of this mercy which I have received, I have to reflect also that forgiving heart. Tignan po natin ang ilang mga sitwasyon katulad po nito. Dito po may problema. Yung pag-aaway na ito, ilista pa sa letter hanggang sa makarating sa atin. Ang pangalan ng dalawa ay si Judea at si Sintike. At nang sumulat siya, miyembro sila ng Philippian Church, at nang sumulat siya po si Pablo sa kanila, sabi na naniligluhod ako sa iyo, Judea. Naniligluhod rin ako sa iyo, Sintike, mga babae ko eh. No? At meron ko silang di pagkakaintindihan. At ang sabi niya po Sir Pablo, magkaisa na kayo sa Panginoon. Be of the same mind. No? Kasi, yung sumunod na talaga, ang sabi niya, through your fellow, I ask you na ayusin mo itong dalawang babae ito na para magkaisa. Doon lang sa sila yung mga yok fellow ko kasama sa pag-advance ng gospel. Kasama ko sila sa gawain. Kasama sila. Clement, so, itong mga si Judea, si Pique, maayos sila.
sa pagdating sa gawain. Meron silang problema, hindi sila they don't see eye to eye. Please, do something about it. Apart from me pleading personally in letter na sinusulat ko ngayon, i-work out mo na sila ay mag-meet eye to eye and help of the same mind in the Lord. Bakit niya sinasabi ito? Then, nasa naapit ko hanggang gawain. Kung meron tayong issue within the LG at wala tayong pagpapatawad sa isa't isa, maapektuhan ng LG. At kung meron mga bago pa doon na bago pa lang yung dalo, bago pa lang mga mananampataya, at makikita the way we are dealing with things in a healthy manner, then maapektuhan ng gawain ng Panginoon. Let us be of the same mind in the Lord. Maaari mayroong mga problema sa ministry, maaari may problema sa loob ng church, whichever, at sa anuman level, magkaisa tayo, huwag natin hayaan na mag-take advantage tayo ng diablo. Kasi ang diablo, hinihintay lamang niya tayo magkaroon ng di pagkakaintindihan na hindi ma-resolve. Of course, magkakaroon ng pagkakataon hindi tayo magkakaintindihan. Kaya sinasabi ko, it should not be the end of the story. The end of the story is reconciliation. The end of the story is coming together and magpatawaran at magkaroon ng pagkakaisa muli sa gawain ng Panginoon. Let the kingdom of God be affected by kung anuman mga di pagkakaunawaan na pwede naman ma-settle sa lahat ng pagkakataon. Yes, umarapid. At narito naman si Philemon, sinudato ni Apostle Pablo. Nagmamay-ari siya ng mga slaves. Mayroon siyang slaves sa bahay. Ito sa Philemon. Ang isa sa mga slaves niya ay si Onesimus. At si Onesimus tumakas. Nang tumakas siya, hindi natin alam kung mayroon siyang tinuhang, mayroon siyang ninakaw o hindi. Pero eventually, sa galaw ng Panginoon, ay nakakilala itong si Onesimus sa ministry ni Apostle Pablo. At ngayon si Apostle Pablo ay sinusulat. Sabi niya, kung ako'y kinukonsider mong partner, kapatid ng Onesimus, ay tanggapin mo siya. At tanggapin mo siya na kung paano mo ako tatanggapin. It's as if you are welcoming me. Kung meron siyang nagawang pagkakamali sa iyo o meron siyang pagkakautang sa iyo na hindi nabayaran, charge it to me. Pagdating ng araw, babayaran ko. In between, meron siyang sinabi, sa totoo lang, I have the privilege to share sa iyo yung gospel. Pinakaalala niya na naging bahagi si Pablo sa buhay rin ni Philemon. And he's bringing together a former slave with a slave owner himself, na ngayon, babalik ito, not only na as slave pa rin, but now with a new relationship bilang mga brothers in Christ. So ito po ay pagpapatawaran. At ang isang taong nakaranas ng pagpapatawad, gayon na lamang ang kanyang gagawin kung siya ay kung siya ay pinagkasalahan, magiging merciful siya. Hindi katulad sa parable na unmerciful servant. Na pinitsara pa niya yun, kanyang tatwa slave, no? O tatwa slave bata yun, na kung saan na pinakautangan niya siya ng mas maliit na halaga, when in fact yung pagkakautang niya doon sa hari ay napakalaking halaga, yung pinitawad ng hari. Okay, so makikita natin, pag naranasan natin ang tunay ng pagpapatawad, din ang pagpapatawad, anuman, uri ito ay madaling mangyari. So, meron pong nangyari po dito sa Papua New Guinea. Ito po ay isang pagkakataon na mga misyonero na nag-serve doon kasama ng ilang mga new believers ay nagtipon on the Lord's Day. Kung sinabi nyo on the Lord's Day, on Sunday, o kaya sabi natin on Friday, na kung saan there's a Lord's Supper also. So, nung sila umupo na and there's a portion na kung saan i-observe na nilang communion, ay napansin ng isang missionary, and this is a true story, na nanginginig yung isang miss na kasama niya. Sabi niya, young man. Nanginginig siya na hindi niya malaman na may pumasok na, nang siya pumasok at nang maupo, at nang sinungin-tinig siya, o may nakita siya at nanginginig siya. But eventually, sabi ng salaysay na yun, nag-settle down naman siya, naging time siya. So, nag-whisper na yung missionary, sabi niya, o bakit ano nangyari sa'yo? Sabi niya, kasi nangyari nakita ko yung lalaking nakapatay sa ating tatay at hindi lamang pinatay, hindi kinain siya. No, kinain siya, kanibali. At na ngayon ay kasama natin sa church
At ngayon ay kasama natin na mag-share ng ng communion. Pero nasettle ang puso po habang nag-release po niya. Sabi niya, we will be sharing the same meal. Then eventually I found it out na kung paano ako nahugasan ng Diyos ng precious na dugo ng ating Panginoon, siya rin ay ganun din kasi believer siya. So ibig sabihin, mayroon ng pagpapatawad. Nakuha po natin, no? Baka man yan sa pag-share natin, baka mayroon kayong issue sa sino man sa inyo, no? Do something about it. Na maalala nyo na lahat ng mga nag-share dito, we are always saying that this is para sa lahat ng mga papatiran po natin in whatever situation, in whatever portion of the spiritual journey they are in, ay they are welcome. Ang pasabi lamang, patuloy sinasabi na ako si Pablo, we have to pray for and ask for forgiveness. Now, ngayon po, then, next one po, at matatapos na po tayo. Tingnan niyo po, ah, sabi niya po sa Pablo, pakibasa ka po ang itong verse 18 ng chapter 3 ng 2 Corinthians, and we para mga maraming bubuyog, ah. Okay, pero salamat po. Maganda, tignan niyo po, transformation into whose image? Whose image? The image of Christ. And the image of Christ is the image of God. Right? So, Paul is talking about Christ-likeness. He's talking about how we all, tayo, ay natra-transform into His image. At ang agency nito, at kung sinong gumagawa nito, ay walang iba, kundi the Spirit of God, the Holy Spirit. So, ibig sabihin, the Holy Spirit is working in us. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, He enters in and takes residence sa ating puso. In the book of Romans, it talks also of God the Father getting into our heart also. And no less than the third person, the Godhead, the Holy Spirit, had dropped into our heart also. And He, the third person, the Godhead, ang ginagawa niya ay patuloy niya tayong kinatransform upang maging tawangis ng wangis ni Kristo, that we will be more like Christ. And as we are being transformed into Christ's image more and more, then we approximate in a way the image of God. And when we approximate the image of God, then this is what, anong nangyari na ginawa ng create ng Diyos Ama ang tayo in the image of God, the image of God the Father. So ngayon po, ginagawa po ito ng Banal na Espiritu, kaya hayaan natin na patuloy na gumawa sa ating buhay. Sabi dito, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, and Christ in me. At dito ay habang yung mga old part ng old nature natin ay patuloy na take over ng new nature natin in that sense, then more of Christ is still in us. And we are then more like Christ. And this is the way we have to take kasama ng Banal Espiritu in partnership with Him, we submit ourselves to the outworking of the Spirit of God, that we may be filled with the Spirit of God, that Christ will be seen in us more. Alam niyo po, ang reflection natin, nakikita natin sa salamin, mirror, mirror on the wall. Do you see Christ in me at all? Do you see Christ in me at all? Now, just give me 5 minutes lamang at babasahin ko po sa inyo ang sinulat ni Roy Smith. Hindi kong i-post ito eventually sa site natin. Ito po daw ang pamamaraan set na pwede natin gawin pag meron tayo na offend tayo. First, begin by assuring ourselves or yourself that compared to Christ's suffering, you haven't been seriously wrong at all.
Kasi kung ito nataktan, ay huwag mong kalimutan na pag kinumpir mo yung suffering ng ating Panginoon, ay wala pa sa, anong tawag na kumisan, wala pa sa kalimpingan ang naranasan natin. Gano'n man kaserious na meron tayo ng tao, hindi pa naranasan, ay hindi natin maabot yung naranasan ng ating Panginoon. Ikalawa, patapos nung na-realize natin yon, ikalawa, because of the many kind deeds na itong taong ito most probably might have done to you na for this particular day ay nakasakit sa akin, ay nakagawa naman ng maraming kabutihan sa akin before, mga kind deeds. Ikatlo, palaking ko lang. List the benefits you have received from the Lord. Kung anong mga benefits na natanggap natin magmula sa kong lista natin, ika-apat, pagpasalamat natin ang blessing ng kanyang pag-ibig at ang kanyang forgiveness sa atin bawat araw. Okay, alalahanan natin, tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Ngayon, itong taong ito nagkasala sa atin, whether humingi ng tawad o hindi, humingi siya ng tawad, anong dapat natin gawin? We are debt, he is indebted to us, but we are also indebted to God. Make an honest effort to pray for the one who has injured you. Panalangin na hindi katulad ng ilang panalangin ni Apostol ni David na kung saan binugin niyo po siya. Di ba? May ganun mga, yan eh. May tawag doon sa ganun saan. Nakalimutan ko lang. Yung uri ng ganun na awit, no? Pero dito, ipag-pray mo siya, i-bless mo itong taong ito na na-offend siya. Na, yun ang suggestion ni Roy L. Smith. Make an honest effort to pray for the one who has injured you. Go even further by looking for an opportunity to help him. Hindi yung sabi mo, sige, gagawa ko ng mabuti para maranasan niya na masisilaban siya. Pati kalunuli ang masasaktan dahil sa mga kabutihan yung gagawin ko, mapapahiya siya. Hindi po ganun yun. Ang sinasabi, gumawa ka ng mabuti pa sa kanya nang walang intention na saktan siya. Hindi yun ang intention mo. Because ang sabi sa atin, love your enemies eh. E minsan lang, nataktan ka lang eh. Enimin mo na kagad, sobra naman. Parang sinasabi, pag marami ng sakit, yun, enimin mo na. Pero hindi ganon. If the offense is especially hard to forget, mahirap ang makalimutan, try to erase the memory by thinking gracious and generous thoughts. Finally, before you fall asleep at night, repeat slowly and thoughtfully that phrase from the Lord's Prayer. Forgive us our debtors as we forgive. Forgive us our debts as we forgive our debtors. So ito po ang ilang suggestion na sa ilang mga pagkakataon na it goes beyond the usual offense na nakasakit siya ng matindi sa atin, naapektuhan tayo ng matindi at maaaring ang pamilya natin ay naapektuhan, pero ito po ang ilang mga suggestions niya na pwede natin i-consider. Pero ang ilan ay back up with biblical truth. So, ang katanungan lang sa atin ay patuloy natin sa leksikin ng ating sarili, do you see Christ in me at all? Pag nakita niya ng kaibigan mo ang iyong mukha, mukha ba ng Diyos ang nakikita niya? Kanino nga sa iyo hindi katabi? Pwede niyo ba sabihin, mukha ng Diyos ang nakikita ko sa iyo? Hindi niyo masabi, no? Pero hindi ko sabihin, yun. Yun ang sinabi ni Esau at pwede natin gawin yun. Nawa, yun ang matanggap natin at masabi sa atin. Doon sa ginawa mong yun, nakita ko ang Diyos. Di ba? Naranasan ko ang Diyos. Mga kapatid, tayo po yung manalangin. Salamat pang Diyos na nasa kay Diyos na nagpapatawad at tunay na nagpapatawad. Salamat po, naranasan po namin ang pagpapatawad sa aming mga kasalanan, and you have even made us your children. Salamat po sa pagbilihin ito. Thank you, Father, for sending your Son, Jesus Christ, and cause us to believe in Him and to put our faith in Him, Panginoon Diyos. Father, alam niyo kung ano man nangyari sa mga buhay namin sa ilang mga kasalanan, we are offended. Alam niyo, ng iyong anak ay na-offend. At kayo mismo ay na-offend rin sa maraming pagkakataon na we treat you as if you are one of the gods that you have. That we have relegated you
doon sa ibabae niya na sitting in the throne of our lives. Ang Diyos, patawad ko. Tunay na patawad ang humihingi ko niya. At ayaw niyo po, Panginoon Diyos, na nawa, tulungan niyo po kami that we may reflect the image of Christ by being more Christ-like as we submit doon sa galaw ng Banal Espiritu sa buhay namin. Father, we would like to glorify you by the good deeds that we are doing as a result ng aming pananampalataya sa iyo, at as a result ng aming pag-ibig sa iyo, Señor. So the people, those who will be witnessed it, will glorify you, our Father in heaven, by the things that we are doing for you. O Diyos, kung meron kayong pinapaalala sa amin ng mga tao, mga kaibigan namin dati, mga kapatiran namin, na in one way or another, ay na-offend kami. And we took it unto our hearts, dahil sa nasaktan talaga kami. Ayan niyo po, Panginoon, na we release ang forgiveness sa kanila. We would like to be affected witnesses for Christ. We would don't want to be affected maging ang mga tao ang mga gawain niyo. We just don't want to be affected dahil sa situation na ito. You have taught us on how to deal with it, to forgive as we have been forgiven, as Christ has forgiven us, as you have forgiven us. And yes, kaya niyo po, na we don't keep accounts ng mga kasalanan ng mga tao laban sa amin. Na we will be more like you and even more like our Master, as he has said that 70 times 7 ang times ng aming pagpapatawad. Lord, kaya niyo po na we will always ingatan po namin ang bahagi ng aming emosyon upang sa ganon ay ma-settle namin ang mga bagay-bagay in the way na sa inyong kapamaraanan. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. That we will not be baptized, so to speak, na hindi kami maapektuhan ng kaaway, kundi sa inyong kapamaraanan na may deal namin ang lahat ng mga bagay nito. Father, we release ng pagpapatawad sa lahat ng sino man sa amin na nagkasala, sa sino man na nagkasala laban sa amin. And we ask sincerely ng forgiveness sa inyo sa mga taong na-offend namin. Father, forgive us. At habang tayo po ay nakatungo ay meron pong kumabuting pabalita na nais po namin ipabot sa mga kaibigan po namin na sa unang pagkakataon ay maaaring kasama po namin. Meron kaya na tayong kasama sa kalibitnaan the first time na dumako. Nais po namin sabihin sa inyo na lahat ng taong kasalanan, kayo, ako, lahat ng ipinanganak sa mundong ito at ipapanganak pa, lahat tayo ay tainted ng kasalanan. At ito kasalanan natin na ito na nasa nature na po natin ay na-express natin ito in different degrees. But ang suma total, ang deklarasyon ng salita ng Diyos, lahat tayo po ay makasalanan. Yun ang problema na kinakaharap po natin dahil sa tayo patungo doon sa kapahamakan. Pero ang Diyos ay nagbigay ng solusyon. Pinadala niya ang kanyang bugtong anak na Jesus. Upang kung sino man sa kanya ay magsisampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ng kaligtas, ng kaligtasan. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay paghingi ng patawad, pagpapakumbaba at pagsisisi sa mga kasalanan na gawa natin. At pagkatapos doon, honestly, ay tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagtas at magmula sa sandaling iyon ay magsimula na sa buhay ng buhay Kristiyan. Kung ito po ay nag-apply sa sino man sa atin, sa kalagitnaan po natin, at sa pagkakataon na ito ay nais na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagtas, then, please pray this prayer with me. Panginoon Diyos, patawarin niyo po ako. Napakinggan po magmula sa inyong salita na ako'y makasalanan. Napakinggan ko rin ang kaligtasan sa pamilitan ng aming anak na Jesus. Nais ko pong magkaroon ng pagbabago sa aking buhay. Nais ko pong tanggapin si Jesus bilang aking Panginoon at Tagapagtas.
kaya nitong ipagpasalamat ko po ang buhay na walang hanggan na meron po ako ngayon. At kaya nito na ako'y patuloy na lumago sa aking pagkakataon. In Jesus' name. At kung yan po ang panalangin nyo, nais po namin sabihin sa inyo na makipag-connect na kayo doon sa taong nagbibigay sa inyo, o kung di man, ay nalaman nyo lamang sa website ang aming ang gawain dito at kayo na pagdato. Then we are praying na magpag-ignayan po kayo sa tabi nyo po o lumapit kayo po sa atin para may i-refer po namin kayo sa isang mas malaki. So I'd like to thank you for being here.